alam nyo mga momshi, yung magkaroon ng ganitong experience ay priceless talaga. Tama. Parang hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na makaharap ang isang mga artist, diba? Correct. Kaya pala yung iba talaga inaaral din to kasi parang therapeutic din po siya eh, no? Parang nare-relax ka rin po kapag ka dahan-dahan lang po kasi yung paggawa, di ba? Opo, ma'am. Talaga. Papsi, kapag ka nung na-inlove po kayo o kaya may mga pinagdadaanan po kayo, Papsi, dati, pag gumagawa po kanya, nagre-reflect din po ba sa jar na ginagawa niyo? Ah, siyempre, ha? Halimbawa po, pagkagalit po kayo, Papsi? Ay, hindi. Di ako marunong magalit. Ay! Dapat relax ko. Huwag yung pahiralin yung galit. Opo. Oh. Ang pahiralin yung love. Oh! Tama. Diba? Kagaya na lamang po ng isa sa mga matututunan. Matututunan ng siya ngayon. Pag masaya, sir, nagre-reflect din ba sa jar na inuhulma? Ay, siyempre, ma'am. Kasi pagkaya kami gumagawa, pagka malagay yung konti rito, alam niyo, ginagawa po namin maghapon, gusto nyo malaman. Opo. From 8 to 5 p.m., 70 to 80 pieces a day. Wow. Opo. Kung minsan, umaabot pa ho, mahigit 100, lalo na po kung May. Ah, May po ang peak? Hindi ho, May inspiration. Ay! Yeah! Kaya pala. Iba talaga ang resulta kapag ang passion sinamahan din ng inspirasyon. Di ba mga momshi? Kasi pag sa mga ganun, ang tinitignan ko agad, hindi rin minsan yung skill nila, kundi yung passion eh. Kasi yung skill minsan, meron ka, manginig lang yung kamay mo, pwedeng iba na. Pero dahil gusto mo yun, kahit siguro mamali ka, sige pa rin, gumagawa pa rin ng jar, kahit na minsan may konti ng imperfection, doon mo malalaman na yung passion nandun pa rin. Oh. Pero sir, napansin po namin, po? Parang gumagalaw po ang ulo nyo pagka nagmamolde. Bakit po ba? Meron po bang effect? Nakasanayan. Meron po. May effect po? Nakasanayan na po ito eh. Parang sinasabayan niya yung ikot ng... So mas maganda po kung may music din eh, no? Habang nagagalaw. Nagpapatugtog din po ba kayo ng mga... Minsan talaga may radio po rin. Alam niyo mga momshies sa Loves ko si Babe, di ba, Ate Jos, gumawa yung role mo ng partner doon na nung galit ka, nawawa. Nagalit, oo. Napipiko. So dahil dyan, tatawagin natin yung iyong inspirasyon. Ayan ba? Ang iyong asawa. Ayan na si Nat. Si Momshi. Hi, Momshi. Hello po. My one and only. Siya po ang inyong May. May inspiration. Ang inyong magalawa lang po kayo. Ilang anak niyo po? Bali, dalawa po. Ah, dalawa lang. Meron, ayun si Kuya Bong kanina. Yun ang asawa na lang. Asawa. Ba't sinabi mo? Ba't sinabi? Okay lang po. Pang ilan po ba kayo? Ang lima. So, hindi na pala driver, sweet lover, potter, sweet lover! Yeah! Kaya ko driver lang. Sabi ni Papsi, pwede, ito naman, walang sikreto. Alam mo, nararamdaman ko yung pagpasok pa lang natin. May similarities kayo ni Sir Fidel. Aside sa pagiging malalim, mag-isip, nakalima na rin to. Hoy! Ano dyan? Pero I think, this is the final, parang si Sir Fidel. To. Yung panglima, ang final. Ang final! Kilig in amin! Pero kay Sir Fidel, ang dulot ng inspirasyon, sukat na sukat sa haba ng pasensya niya sa pagbuburnay, ha? Oh, ito po, ha? It takes more or less 10 days to dry bago iluto. Ay, niluluto pa. Niluluto pa rin ito, madam. Meron po kami pugon po dyan ginagamit. Dragon type, 60 meters long. Okay. Oh, yung mga maraming pottery po rito sa Pilipinas. Pero nakikita po ninyo yung mga ibang lugar, yung mga pula, mga orange, di ba marami? May pottery siya. Ang Melai. Oo. Yun ay, kaya nagiging pula yun, o ganun po ang kulay, ay low firing. So yung kulay po dahil sa low fire? Tama. Ang pagluluto nyo na karamihan, open firing. Okay. Tinatabunan lang po mga tuyong dahon, mga siit, mga manyol, mga dayami, mga bunot. Ganun lang po yun. So, sa amin po, hindi.
Ito po, ang kaya po nagiging itim dito ay high firing. High firing. Ah. So mas strong yan. Po tayo, ay, ay, oo nga, Diyos ko. Ay, ito po, sorry po. Bulat pa kayo. Matibay. Ito, matibay talaga. Oh. Ay! Oo nga. Gusto nyo makuha ito? Opo. Sigurado po kayo? Opo. Sure na kayo? Sure na po. Sige, try po natin. Bibigay ko po ito kung masasagot nyo po tanong po. Ano yan? Ano yan?